Hello! Kumusta po kayo? In today's video, ay tatalakayin ko kung paano makikita ang inyong individual na precinct number at exact address ng presinto. Bibigyan ko din kayo ng overview ng voters information sheet na pinamamahagi ng barangay. Ito po ay isang serbisyo publiko ng inyong Kakanto Channel. Dahil first time naboboto ang aking tatlong anak, this video is dedicated to Filipino first-time voters. Una ay pumunta tayo sa ibaba sa video description at i-click ang link ng Precinct Finder URL. I-click ang continue. I-tick ang local kung dito ka lang sa Pilipinas. Overseas naman kung ikaw ay OFW na nasa ibang bansa. Then ilagay ang first name. Ipasok din ang middle name at ang last name or apelyido. Scroll down at hanapin sa drop down ang inyong lalawigan at itik ito. Sunod ay hanapin sa drop down ang inyong bayan at itik din ito. Itik ang box ng captcha para ma-confirm na tao ka at hindi robot. Then click search and click proceed. Scroll a little bit down. Voila! Ito na ang exact address ng voting precinct at ang inyong precinct number. Ito po yung nabanggit ko na voters information sheet na ipinamamahagi ng barangay. Mamaya ay isa-isahin natin para mas maunawa natin ng mabuti. Sa palagay ko ay mas maganda na may voters information sheet kaysa wala. Nararapat lamang nabasahin natin ito at gamitin na din kodigo sa araw ng eleksyon para mapabilis ang ating pagboto. Ito ay upang matumbasan ang ginastos ng gobyerno sa pagpapaimprinta nito. Ito ang page 1 of 8 at ito ang makikita dito. Tamang paraan ng pagboto. Ang oras po ay magmumula ng alas 6 ng umaga at matatapos ng 7 o'clock ng gabi. Number 1, sumailalim sa temperature check bago pumasok ng voting center. Number 2, magtungo sa voter assistant desk para alamin ang inyong precinct at sequence number at itinatalagang clustered precinct. Pumunta sa inyong clustered precinct, lumapit sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Pangapat, kunin ang balota, ballot secrecy folder at marking pen mula sa electoral board at bumoto sa voting area. Panglima, itiman ang loob ng bilog sa tabi ng pangalan ng kandidatong nais mong iboto.
Huwag bumoto ng labis sa nakatalagang bilang sa bawat posisyon. Hindi po kasi ika-count ang inyong boto kapag sumobra. Pero okay lang naman na kulang. Pang-anin, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM nang hindi hinahawakan ang VCM. At pang-pito, suriin ang resibo at ihulog sa nakatalagang lalagyan. Pang-walo, magpalagay ng indelible ink. At ito naman ang page 2 of 8. Ito po ang approved ballot paste sa aming area, sa NAEC. At dahil hindi natin masyadong mabasa, okay, magpapakita ko sa inyo ng color. Ayan, ito na po yung sheet 1 ng sample ballot. So makikita rito, para sa presidente, bumuto lang ng isa. Para sa vice president, isa. At 12 naman para sa senador. Member of House of Representative o congressman, isa. Governor, isa. Vice Governor, isa. Member sa Sangguniang Pangdalawigan, 3. Ito po ay conforme sa inyong lugar. At ito naman po ang para sa Mayor, isa. Vice Mayor, isa. Member ng Sangguniang Pangdalawigan or Panglungsod, 12 po dito sa aming area. At ito naman ang pangalawang sheet ng balota. Ang makikita po dito ay party list. So napakahalaga na tandaan na isa lamang po ang dapat ibuto rito, kaya isa lang dapat kulayan. Ang ginawa ko po rito sa listahan ito ay kinulayan ko na po ang ating ibuboto para hindi na po malito sa araw ng election. Ito po ang aking ibuboto. Number 14, One Rider Party List. So ito naman pong kasunod na page 3 of 8 ay listahan ng mga pangalan, official candidate para sa presidente, vice president, senador. Ito naman ang page 4 of 8, continuation ng listahan ng senador. At ito na yung umpisa ng party list. So makikita ninyo, example lang ito. Nakamarka na rito yung One Rider Party List para hindi na ako malito. Ito naman ang page 5 of 8. So continuation na rin ito ng listahan ng party list. Ito naman po ang page 6 of 8. Party list pa rin. Then ito na yung listahan ng congressman sa aming lugar, gobernador, vice governor, Sangguniang Pangdalawigan member. At ito na po ang listahan ng kandidato sa aming bayan para sa mayor, vice mayor, mga kagawad ng bayan. At ang panghuli, page 8 of 8, ay paalala para sa ligtas na pagboto. Magsuot daw ng face mask at face shield. Panatilihin ang 1 metrong physical distancing. Madalas na mag-disinfecta ng kamay. Gayong wasto ang pag-ubo at pagbahing. Sumailalim sa check bago pumasok ng voting center. Dumaan sa footbath. Magdala ng sariling bullpen at gamitin ito sa pagpirma sa ABCBL. Kunin ang balota at maglagay ng indelible ink nang hindi hinahawakan ang kamay ng electoral board. Ipasa ang balota sa VCM nang hindi hinahawakan ang VCM. Umalis ng polling place at voting center pagkatapos bumuto. Tandaan, hindi pinapayagang makapasok ng voting center ang mga taong
tumatangging magsuot ng face mask at shield, tumatangging kunin ang kanilang temperatura, at tumatangging sundin ang anumang protocol. Kung wala kang natanggap na voter's information sheet at wala ka din sa online precinct finder, ano ang dapat mong gawin agad-agad? Mahaba pa naman ang araw bago ang May 9, kaya't sugod na sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong bayan para humingi ng assistance. Sugod na!